Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Oka. Sa napakabiyayang oras na ito, lalo na tayo ay nabigyan ng pagkakataon para makalahok sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya, tayong lahat ay dudulog sa Diyos ng ating mga kahilingan. Ipagdadasal natin hindi lang yung ating mga personal na intensyon, lalo't higit ang intensyon ng inang simbahan, intensyon ng Santo Papa, ang intensyon ng mga obispo sa Pilipinas, lalo na po ang intensyon, pastoral intensyon ng Arsobispo ng Lipa para sa Arsidiosesis. Ganon din po ang intensyon ng mga pari para sa kanilang mga parokya, para sa kanilang nasasakupan. Kasama na ang inyong mga intensyon bilang magulang, bilang mga anak, bilang mga nananampalataya sa Diyos. Ipagdasal natin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nahihirapan sa buhay, ang lahat ng mga humihingi ng katarungan. Special prayer intention po para sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalo na po ang isang naglilingkod sa simbahan, nagbigay ng sarili para sa tulungan ng mga pari sa paghuhubog ng kaisipan ng mga batang nagpapari, si Miss Emma Bawan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses nating kapalaluan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto,
Ngunit ang Panginoon lang ang nakakasaliksik sa ng puso. Ang paggawa ng matuwid ay kalugod-lugod, ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng sarapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit sa kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay na masama, kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong pangakit, ako nawa na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo. Mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang lahat po ay magsitayo. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila. Ngunit sinabi ni Jesus ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noon pong isang araw, habang ako ay nagninilay sa salita ng Diyos, meron po akong narinig na kwentuhan. Ang sabi nung isa ay, uy, nag-aayaan yung dalawa. At napaisip ako, hindi lang napaisip, kundi naganyak. Oo nga naman. Ngayon nga ay simula na naman ang mga sale sa bawat mall.
Na-distract po ako ko kung mapuntahan ko, makapamili ako. Kailangan ko ba ang mga ito? Kung minsan, ganyan tayong magdesisyon sa buhay. Padalos-dalos. Pag nakakita ng sale, kahit hindi kailangan, bili na lang tayo ng tinatawag na commercialization of Christmas. I have nothing against celebrating Christmas this early. At dapat ay buong taon ay sineselebrate natin yan. Pero hindi yan ang esensya ng pagdiriwang ng Pasko. Bunga yan ng padalus-dalos nating desisyon. At ano ang sabi sa unang pagbasa? Pag tayo'y padalus-dalos magdesisyon, kapahamakan ang ating mapupuntahan ng buhay na wala lahat dahil sa sugal. Yung kanyang pamilyang binuo at minahal na wala lahat sa kanya. At hindi lamang yun, muntik na siyang ipinatumba ng mga pinagkakautangan niya at mga niloko niya dahil sa gambling addiction. At sabi niya, gambling addiction or any addiction for that matter is an emotional decision. It is ay padalus-dalos na desisyon. Nagsimula lang daw siya sa isang tama na medyo malaki ng kaunti. At simula noon, hinanap-hanap na niya yung ganung karanasan hanggang sa hindi na niya namalayan na wala na sa kanya ang lahat. Yan ang isang halimbawa ng padalus-dalos na desisyon. At marami tayong ganyang karanasan. May mga partners na hindi lamang dahil sa kapaluluan, dahil sa padalus-dalos na desisyon, nagkakasakitan hanggang sa lumalim ang sugat, ang hirap ng bawiin. Tumigas na ang puso. Kahit mahal na mahal nila ang isa't isa, kahit mawawasak ang pamilya, it's too late. Only because of an emotional decision. Our emotions should not direct our lives. Pag ang emosyon natin ang nag-direct ng buhay natin, at hindi tayo marunong mag-discern, ipapahamak po tayo niyan. Hindi ko sinasabing masama na ating kilalanin ang ating emosyon. Because emotion is part of us, but it should not direct our lives. Kaya ano ang yung tagpo sa ating mabuting balita, when the disciples of Jesus informed him that his mother, his brothers and sisters are looking for him, it was very emotional. You could just imagine na sa gitna ng inyong pinagkakaabalahan, biglang dumating ang inyong mga mahal sa buhay, probably to support what he's doing. Pero anong sabi ng ating Panginoong Jesus? He tried his best to detach from that emotional encounter. At ano ang ginawa niya?
ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. At ang sinabi niya ay, ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos at nagsasabuhay nito ay ang aking mga kapatid. He tried his best to detach from that emotional encounter sapagkat alam niya na sila'y kayang makapag-intay. Alam niya na sila'y kayang maunawaan that he was at the height of what he's doing or his ministry. Problema ngayon ay ang pagbabayad ng malaking utang na pag inyong kinuwenta, sa inyong kinikita ngayon ay hindi kayang bayaran kahit or habang buhay ninyo. Only because of your emotional decision to engage sa isang na yung palang ka-engage ninyo ay scammer. Ang daming ganyan dahil hindi napag-isipan, napagdasalan at napagnilaya ng husay ang isang malaking desisyon sa buhay. Ngayong umaga, mga kapatid, a day after the feast of St. Padre Pio, we are all invited to learn how to discern. And discernment is always a product of a good and fruitful encounter and prayer. Huwag nating kakalimutan yan. Ang padalos-dalos na desisyon ay sa kapahamakan ang tuloy. Our emotions should not direct our lives. Ang dapat mag-direct ng buhay natin ay ang pagsunod natin sa turo at aral ng Panginoon na siyang magdadala sa atin sa balanse, tama at makadiyos na buhay. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, amawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buhay kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabayin
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Tileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na pitik. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-ibig na lang
isasagawang second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw, bunga ng iyong pagtupos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralgina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025, ay susuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiosis ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamibigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog at lubos naming pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalalo ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila at ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.